Bakit tinuturing na pinaka-worst year ang taong 536 AD? Noong mga nakaraang taon, nakaranas tayo ng kakaibang pandemya na kumitil ng maraming buhay. At para sa ibang mga tao, ito na ang pinaka-worst year na nangyari sa sangkatauhan. Pero dyan sila nagkamali. Oo, dahil lingid sa iyong kaalaman ay meron pang mas matinding taon ang nangyari sa mundo. At ito nga yung year 536. At base sa mga ebidensyang nalakap ng mga scientific at researcher, nalaman ng mga tao ang tunay na nangyari noong mga panahong yun. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang mga naganap noong 536 at kung bakit ito tinuring na pinaka-worst year na nangyari sa mundo. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na natin. Noong 2018, sinabi ng isang professor of medieval history at Harvard University na si Michael McCormick na ang panahon noong taon ng 536 AD ay ang pinaka-isang malalang pangyayaring naganap sa ating mundo. Ang taong 536 AD, itinawag ding 536 AD event o 536 AD mystery. Pero ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? At ayon sa pag-aaral, mayroong mga malalakas na bulkan ang nagsisabog. At ang mga bulkan ay isang natural na pangyayari kung saan ang isang bulkan pag sumabog ay naglalabas ng mga abong bato, lava at iba pang materyales mula sa kanyang loob. Kasama rin dito ang mga deposito ng magma sa ilalim ng lupa na tinutulak palabas ang high pressure gas. At ang mga panganib ng pagsabog ng bulkan ay nagriresulta ng mainit na ulap, malakas na ulan ng abo, lava, poison gas, tsunami at lava flood. At noong 536 AD nga, naitala ang isang malakas na pag-ulan ng abo mula sa pag-aalboruto ng mga bulkan. At ito'y isa nga sa pinakamatinding pag-aalboruto ng mga bulkan na naitala sa kasaysayan ng mundo. At ito'y nagdulot ng malubhang pag-ulan ng mga abo sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa Europa, Asia, China at Africa. At sa kabilang banda, hindi pa tukoy ng mga scientifico kung aling mga bulkan ang sumabog noong mga panahong yun. Pero ganun pa man, meron silang ilang mga bulkan na pinaghihinalaang sumabog noong mga panahong yun. At ito nga yung mga bulkan sa Iceland na naging sanhidi ng pagkakatibag ng mga bloke ng yelo. At hinala rin ng mga scientifico, sinabayan pa ito ng pagsabog ng Tierra Blanca Joven sa El Salvador, pati na ang bulkan na Krakatoa sa Indonesia at Rabaul sa Papua New Guinea. So sa makatuwid, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming mga bulkan ang sumabog ng sabay-sabay noong mga panahong yun. At isa nga ang bansang China sa mga hindi nakataka sa epekto ng pagsabog ng bulkan. Dahil noong 536 AD po, naranasan ng bansang China ang hagupit at epekto ng pagsabog nito. Noong 536 AD, naitala ang mga hindi pangkaraniwang pag-ulan ng yelo o summer snow sa iba't ibang bahagi ng mundo, especially sa bansang China. Ang summer snows ay maaaring maging isang pambihirang pangyayari. Ito'y parang mga snowfall o pag-ulan ng mga snow na bumagsak sa mga lugar na mayroong karaniwang mainit na panahon. At dahil sa may summer snow, ay ito'y nagdulot ng takot at pag-alala sa mga tao sa mga lugar na hindi inaasahan ang niyebe sa mga buwan ng tag-init. Isipin mo kung buhay ka na ng mga panahong to, hindi naman nag-i-snow sa inyo pero biglang nagka-snow. Siyempre, nakakatakot no? At dahil nga sa pag-ulan ng yelo, ito rin ay nagdulot ng malubhang paglamig ng klima. Tinatawag nga itong The Late Antique Little Ice Age. Ang Late Antique Little Ice Age ay isang terminong ginamit ng mga historians at climatologists para ilarawan ng isang panahon ng mas malamig at mas hindi inaasahang kondisyon ng klima na naganap ng panahon ng 536 AD. At talaga namang binago nga nito ang buong klima ng buong mundo. At bukod pa rito ang Africa noong mga panahong yun ay nakadanas din ng pabago-bagong klima mula sa walang katapusang ulan at walang katapusan ding pagbagsak ng mga yelo. Ito'y naging sanhi ng pagkalunod ng mga halaman at hayop doon. At sinasabi rin na matagal hindi nagpakita ang araw noon sa buong Africa. Kaya naman naging malaking impact ito sa kanilang kabuhayan. At bukod pa rito, pag pumutok ang mga bulkan, asahan mong kasunod na nito ang mga ashfall. Ang ashfall ay abong nagmumula sa pagsabog ng mga bulkan at ito'y binubuo ng maliliit na pirapirasong bubog, mineral at mga fragment na bato. Ang pag-ulan ng abo o ashfall noong 536 AD ay resulta rin po ng manalakas na pagsabog ng mga bulkan noong mga panahong yun. At kinilala pa nga ito bilang volcanic winter o summer that never was na nagdulot ng malamig at madilim na panahon sa buong mundo. Ang volcanic winter o tinatawag din volcanic cooling
ay isang kaganapan kung saan ang malakas na pagsabog ng isang bulkan ay maaaring magdulot ng malamig na klima sa buong mundo. At ito'y nagaganap kapag ang mga abo, mga usok at gas mula sa pagsabog ng mga bulkan ay naabsorb ng atmosphere. At malaki naging epekto nito sa pagbaba ng temperatura. At ang mga particles na nilabas ng bulkan, gaya ng sulfate, ay maaari ring magresulta ng pagbaba ng temperatura sa buong mundo. At pag nangyari ito, magiging malamig ang klima at ito'y tatawagin bilang global cooling. Nagaganap ang mga volcanic winter dahil ang mga abo at gas na galing sa bulkan ay maaaring makapag-absorb ng init at ang ilan sa mga ito ay maaari din tumagal sa atmosphere sa loob ng ilang buwan o minsan ilang taon. At ang pagkakaroon ng mas mataas na konsentrasyon ng aerosol sa atmosphere ay pwede ring magdulot ng pagharang sa liwanag ng araw. At pag walang pumasok na sinag ng araw sa ating mundo, ay syempre bababa ang temperatura at magiging malamig. At ang malalakas nga na pagputok ng mga bulkan noong 536 AD ay nagdulot ng paglabas ng abo, usok at gas sa atmosphere. Kaya naman noong mga panahong ito, hindi mo kayang masabi kung gabi na ba o umaga na ba. Dahil nga hindi mo kita ang araw. Oo, tama ka sa iyong iniisip. Noong 536 AD, naging iisang klima na lang ang buong mundo. Oo, at ito'y walang katapusang pag-ambon o mist at hindi lang tubig ang napata kundi meron itong kasamang maduming aligabok at masangsang na amoy na galing sa bulkan. Ang temperatura ng tag-init nung taong iyon ay nag-drop ng halos 2.5 degrees Celsius na mas mababa sa normal na panahon ng tag-init sa Europa. Dahil sa hindi pagsilip ng araw ay naapektuhan na rin ang agrikultura ng buong mundo. At liban dito, sinasabi ding hindi lamang ang pagputok ng bulkan ang naging sanhi ng matagal na ashfall at mist. At sinabi ito ng tatlong kilalang tao sa Oxford University na si Emma Rigby, Melissa Simods at Derek Ward Thompson. Saad nila, dahil din daw malamang sa pagbagsak ng mga meteor o mga bulalakaw ang naging sanhi ng usok, mist at ashfall noon sa mundo. At naglabas pa nga sila ng mga ebidensya tungkol dito. Dagdag pa nila, may mga kometang bumagsak sa mundo noon kaya nagkaroon ng dilubyo noong taong 536. At hinalintulad pa nga ng tatlo ang pagbagsak ng kometang tinawag na Shoemaker-Levy 9 noong 1993. At malaking nga rin ang inepekto nito noon sa mundo. At sabi noong tatlo, gantong-ganto din daw ang bumagsak noong 536 AD. At ang pinakita nilang ebidensya ay yung dendrochronological o tree ring. Ito ang tools na pwedeng makita o masuri ang klima at edad ng puno. At pwede rin daw itong gamitin para malaman ang ilang mga kaganapan gaya ng mga sunog, pagputok ng mga bulkan at iba pang disaster sa mga kahoy. So sa mga tuwid ginamit nila yung mga punong kahoy para malaman nga nila ang mga tunay na naganap nung panahong yun. Pero tutol dito ang NASA. At sinabi nga nilang hindi kometa kundi mga bulkan talagang pangunahing sanhi ng pagkasira ng mundo noong panahong 536 AD. Ang NASA ay naglabas ng pag-aaral gamit ang ice core. Ang ice core ay yelong naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga kondisyon sa kalikasan nung panahong na-preserve ito sa ilalim. Ito'y isang piraso ng yelo na hinukay sa pinakailalim na bahagi ng yelo at ito nga yung ice core. At kaya mo ring makita dito ang mga iba't ibang klimang nangyari sa kasaysayan. At nagbibigay pa ito ng impormasyon tungkol sa pagbabago ng klima sa loob ng libo-libong mga taon. At dagdag pa rito, pwede mo ring makita dito ang kalagayan ng atmosphere sa pamamagitan ng pag-a-analyze ng mga gas trap sa loob ng mga ice core. Ang galing, no? At ganun pa man, base sa may deposito ng sulfate sa Greenland at Antarctic ice core, ay ito'y nagpapahiwatig ng malaki at malawak na atmospheric acidic dust veil noong AD 533 to AD 534. At malamang daw dahil ito sa isang malaking pagsabog malapit sa Equatorial Volcanic Eruption. At ito'y nagdulot ng malawakang kadiliman at naging dahilan pa ito sa biglang paglamig sa halos lahat ng lugar sa Northern Hemisphere. At sa kabilang banda, hindi lamang ang kalikasan ang apektado rito kundi kasama na din tayong mga tao. Pero paano? Dahil nga sa pagputok ng mga bulkan at hindi pagpapakita ng araw ay maraming tao ang nagutom. Dahil nga naman papano tutubo ang mga halaman kung walang araw? O di naman kaya paano mo makakain ang mga pagkain o mga halaman kung meron itong mga ashfall na nakakalason? At dahil sa pagbawas ng ani at kalidad ng pananim, maraming tao talaga ang nagutom ng mga panahong ito. At sabayan pa ito ng iba't ibang uri ng sakit na dumadapo sa mga tao. At ang pinakamatindi pa nung panahong ito, ang mga tao ay nakaranas ng hysteria.
Ang mass hysteria, na tinatawag ding mass psychogenic illness, ay isang kaganapan kung saan ang isang malaking grupo ng mga tao ay nagkaroon ng sintomas ng mga sakit na walang malinaw na sanhi. At ang epekto ng mass hysteria sa mga tao ay pagsigaw ng walang dahilan, pagwawala at iba't iba pang mga weirdong gawain. At dahil sa kaganapan na ito, halos maubos ang mga tao at mga hayop sa buong mundo. At ayon sa ilang mga survey, estimated 50 to 100 million ang mga naitalang taong di nakaligtas dito. Ngunit sa kabila nito, sabi nga ng iba, sa madilim na kaganapan, may tutunglaw pa rin na araw. Oo, matapos ang kadiliman ng halos ilang taon, muling nagpakita ang araw. Ang mga basang lupa ay muling nasinaga ng araw at muling nagkaroon ng buhay ang mundo, especially sa rehiyon ng Europa at sa Asia. At fast forward, nagtuloy-tuloy na. Sa muling pagsikat ng araw, nabuo ang panibagong pag-asa sa mga naiwang tao o mga nakasurvive na tao. At dito nagsimula silang muli at bumangon sa trahedyang sinapit nila. At sa katunayan sa ating panahon ngayon, 2023, pwede ito ulit mangyari. Pero paano? Pag nagpasabog ng sabay-sabay ng mga nuclear bomb ang mga world leaders, magaganap po ulit ito. Huwag naman sana.